Daniel, Brent Damage, Samber, Rob, Isabel, and Angie Akyatna. Hi, guys! Hello, everyone! Good evening! O, syempre, para hindi tayo magkasabay-sabay, isa-isa muna tayong bumate. Isa, maunas na si Brent Damage na tinapatan si Angie, eh, hindi nagpakabog. Brenda, ikaw na maunang magbumate sa lahat ng Comunizens at mag-thank you sa lahat na nag-drop. Hindi ka kinakaya ni Angie, Brenda. Oh my God, Angie naman, please not now. Oh my God, ayaw ko na magsalita. Brenda, mas nauna pa ako sa'yo, excuse me. Hello, 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 Comunizens! Magandang gabi sa inyo, maayong gabi sa tanan nga nananaw karon all over the world, lalo na sa mga kabisayaan. Maayong gabi, maraming maraming salamat sa pag-support sa PBB Season 10. And tonight, pakipagbardagulan sa amin dito sa Star Magic, and I'll talk to you later. Yes. At syempre, salamat sa lahat na nagse-celebrate ng pa-Venus Cut ni Brenda. Makikita mo talaga dito yung online selling na talagang beware. Akala ko ba yung original tsaka pirated? Yeah. Sabi ni Summer, may original at pirated daw. No to piracy. O pero grabe, grabe yung bardahan na nagsisimula pala tayo. O syempre Summer, sundan mo na. Bumati ka na lahat, sa lahat na naghihintay sa'yo kanina pa. Hello mga Comunizens! Kamusta po kayo? Excited na po kami makipag-barda kay Miss Darla and here at Star Magic Philippines. So keep on sharing this live, top the hearts, and of course, drop virtual gifts. Thank you everyone! Bongga! Of course, Rob! Guys, make sure to share the love, share the life. Make sure that this live causes a global news, guys. Make sure this live is trending all over the world. Make sure to spread the love. Make sure to spread the life. Make sure to spread the fever of this live. And of course, drop the bombs and drop the virtual gifts. Kapasmas ba ato, uy? Wala na ako nasabtan. Charot! Sabi ko, Rob, ang bilis ng salita ni Rob. Grabe, na nosebleed na lang kami bigla dito. Isabel, of course! Hi! Good evening! Maupay na gabi, maayong gabi. And magandang gabi sa inyong lahat. Thank you so much for staying with us tonight sa NYKY with Miss Darla. Hello! I hope that you continually share this live in all your social media accounts. And madami kayong papag-usapan tonight, kaya huwag kayong mawala. Kain lang kayo kung gutom kayo. But stay with us to the end. Tama! Tama! And of course, our big winner, ang naka-Venus Cut na napilitan si Brenda ng ibaba yung isang sleeve para tapalan kay Angie. Hindi ko kinaya. Teka lang. Hello everyone! Good evening! Thank you for watching! Siguraduhin nyo maghulog lang kayo dyan or kayo makikitawa pero maghulog rin kayo. Ay nako! Thank you for watching din and thank you for being here with us. Another fun time with Mama Brenda, Isabel, Rob, and Ate Samantha. Magpapargalugan talaga kami dito ngayon. Si Mama Brenda, sinimulan na niya, kaya... Sorry ka kay Brenda. Oo, pa. Ginaganyan-ganyan lang ka lang, oo. Okay. Effortless. Pero guys, kasi almost 1 week pa lang. Ay, hindi, naka 1 week na mula nung nag-big five, di ba? Nag-sink in ba sa inyo? Parang naka-recover na ba kayo dun sa halapasok kami sa big five, sa final big five, sa hinaba ng season na ito, sa iba't ibang age, sa iba't ibang divisions, kayo yung big five ng buong season 10. Naka-recover na kayo? Nag-sink in na sa inyo? Sino po sagot? Oh, ikaw na mauna, Brenda. Ako, until now talaga, hindi pa talaga nagsisink in kasi until now, iniisip ko pa rin talaga na may chance ako maging big winner. Pero parang, hindi ko talaga, hanggang big five lang talaga. Umaasa pa rin ako na may ma-Colombia. So, wala naman. Wala, hanggang five lang talaga. Uy, pero in fairness, Brenda, kasi sa ang daming housemates ng season na to, para kayo yung maging final na big five, napakalaking bagay na nun lahat kayo winners, di ba? Rob, ano lang ako kay Rob? Rob, naiintindihan mo naman kami, nagtatagalog kami. Yeah, maintindihan ng tanong. Sobra intindihan. Para mano. Actually, ang nararamdaman ko. Ha? Kunti lang. Para you learn Tagalog, di ba, Summer? Yes, you need to catch up, Rob. You adjust. Pasensya na ako.
No, but, you can do it, bro. We got it. Pero, ang nararamdaman ko sa, you know, fourth placer, at saka sa Big Five, so sobrang napaka mind blown. Ngayon, you know, this moment doesn't last forever, and I just want to be like happy, just want to celebrate, enjoy the good times, you know? So yeah, just enjoying it, because it didn't sink in yet, and actually, I don't really want it to yet. But yeah, so pero hindi nag-sink in to top five, so that's what I can say. Oh, how about you, Samber? Sabi nga ni Rob, gusto niya lang mag-celebrate. Nakapag-celebrate ka na, parang paglabas niyo, dire-diretso na yung work. Nag-pie channel ka na rin, di ba? Yes! So maraming salamat po sa mga katropay. Actually, kakagaling ko lang doon. So from 8 to 7 p.m. lagi yan sa pie channel. Nag-promote na agad eh. Okay lang yan. Yes, but seriously, for me, nag-sync in na. Kasi nung time na hindi pa talaga nag-sync in sa akin is nung bago lumipad si CZ na ako yung papasok. So during our time inside the house, dun ko na parang nag-grasp yung idea na, oh my God, I can be part of Big Five. And yun talaga yung tinatako sa utak ko na, if sabi ko nga lagi sa amin na, kung hindi man ako, dapat si Mama Brenda or si Angie. Or of course, everyone deserves her. Pero syempre, di ba, we're rooting for each other. Syempre, we want to, parang itaas ang bandera ng ating community. And I'm sure ganun din kay Isabel for adults and for Rob for teens. So, kasi sobrang gagaling talaga. Imagine, kahit nung kami, ako, I was shocked na top 3 ako. So, who would have thought, di ba? So, kumbaga, lahat ng experiences namin na yon talagang parang big winner na lahat eh. So, yes, nagsinkin na, pero I'm still trying to catch up in the outside world. So, yun. Totoo, totoo yan. Alam nyo, Isabel and Rob, si Angie, si Brenda, si Samber, sila yung mga living proof na actually maging housemate ka lang, sobrang victory na yon kasi ang daming opportunities na darating. Tingnan nyo sila. Kayo kasi fresh, si Isabel at si Rob yung talagang fresh na lalabas, no? Na fresh na lumabas. Na wala pa talagang exposure masyado. So, very soon, Isabel and Rob, mag-ready kayo kasi magiging super busy din kayo. Pero ikaw ba, Isabel, nagulat ka, nag-sync in sa'yo na top 5, tapos paglabas mo, ang dami ng fans. The first time I went out noon, after the adult edition, I was overwhelmed. But then right now, everything is like the same naman. And I kinda pass when it comes to coping up with life. So it did sink in already. And plus, it's just a title for me. So parang, what matters more is like our learnings inside, the friendship, and what we went through. So para sa akin talaga, I'm happy to be part of this. But it did sink in. Kasi I don't let it go sa akin rin eh. Parang, it's just a journey that I finished na. Then I'm back to my real world, which is also like answering my staff's call na. Tapos yung mga kailangan ko gawin na mga trabaho, which is business world. I haven't really done it yet, but then I'm already like answering calls right now. So it's something that I'm back in the real world. And yes, I finished my journey to be pretty strong. Kasi nakatapos until the end. Tama. And top 5 pa. Tama, tari, life goes on agad, o, dire-diretso, no? And syempre naman, mali, hindi lang Big Five, big winner pa tong Angie natin. Yeah. Ano na, Dai? Ano na, Dai? Anong pakiramdam, Dai? Sila, hindi lang nag-sink in na Big Five, big winner ka pa. Mm-hmm. Mas di po siya na-sink in po talaga sa akin kasi it's really hard din, like, to believe na there's this people talaga din na who look up to me and parang sobrang blessed din at the same time kasi all of the fandoms unite. Yung camaraderie talaga nila, makikita mo na how like everybody is helping out each other. At yung parang yung talagang gusto ko from the very start, which is na everybody unite lang, peaceful and harmonious. So yun yung parang mas nagbigay sa akin, lalo na hindi ako makapaniwala na how these people are doing yung gusto ko sa buhay ko, which is yung purpose ko na mag-spread lang love and kindness to everyone. And hanggang ngayon, di pa rin pa ako makapaniwala talaga. And grabe, God's amazing grace in my life and to everyone. He blessed, especially the top 5. And sobrang deserved ng lahat din po talaga. I mean, anybody is deserving to be then on the big... Actually, everybody is... We all conquer our battles in life, and what makes me so proud is that these people stand up pa rin, and then they just do them. So everybody is a big winner. You define your own big winner.
Oh, totoo, totoo. Lahat big winner. Nagkataon lang, this is this season, yung title sa'yo ng big winner ay kay Angie. So, ito naman yung time mo, G. Kasi alam mo naman yan, nagaling ka ng idol. Pero ito yung right timing ni Lord for you. Pero kay Samber at kay ano, kay Samber at kay Brenda ko nilang itatanong. Kasi syempre, di ba kayo nauna, tapos lumabas ng bahay, nung nalaman yung babalik kayo ng bahay, may hesitation ba? Nagdalawang isip ba kay Brenda na, papasok na naman ba ako dito? Naghanda na ba kayo? Kung ano yung gagawin niyo sa loob pagbalik niyo? Ikaw muna, magusto mo. Ako po talaga, as in, paglabas ko pa lang talaga ng mga sa mga nangyayari, sobrang nasaktan ako, ganun. Sabi ko talaga, kahit pa tutukan ako ng baril, ng kutsilyo, para pumalik sa bahay ni Kuya, di na talaga ako babalik kasi. Parang feeling ko talaga, sinumpa ko talaga na parang, ano pang ginawa ko sa loob? Bakit ganito na lang? Parang nasakluban ako ng langit at lupa. So, ganun ko talaga kasama yung ginawa ko. Grabe, nagtatago ako talaga. Parang akong yung daga na bumalik sa lungga kasi ang daming pusa sa labas. Yung ganun, wala talaga. Uwi ka ng probinsya, di ba? Opo, as in, may mga interview sa akin, tinanggihan ko kasi hindi ko alam paano makipag-usap. Kasi, patuboy, katatanong na naman sa akin, ganun-ganun, trauma talaga ako. And then, nung tinawagan ako ng PBB na for wildcard, sinisisisi ko pa talaga si Alaisa. Sabi ko pa talaga, umatras pa kasi itong Alaisa na to, namove ba ito? Hindi ako kasali. Pero, ayun, parang naghahang ako. Hindi. Hindi ma. Tapos, ayun, nung siguro mga, chat pa nga sila ni Sam Vernon, sila Madam Inos nga, babalik ba kayo? Kasi ako tinawagan ako, sabi na, pati din pala sila. Sabi ko, okay, tapos nag-isip-isip ako. Tapos, ang lag ko na lang iniisip kagaya ng mga advice sa akin ng mga ng ABS at saka ng staff na malay mo baka may unfinished mission ka pa sa loob, nakamamalay mo, isipin mo na lang na redemption to sa'yo, baka ma-redeem mo yung sarili mo, and then inisip ko na taga, sige, bagyan ko na lang yung chance saka wala naman ako ibang, ako lang kasi, ako na yung number 5, diba, sa top 5, so si Madam Inos, wala rin siyang choice kasi kaming dalawa talaga ang pinagpilian, dahil talaga sa Alaisa talaga, nabubuisit talaga ako that time. Tapos, ayun, tinanggap ko na lang, iniisip ko na lang na baka may mabago pa pag bumalik. Siguro sabi ko naman, everything happens for a reason. Saka hindi naman ako, siguro, decision na rin to ni Lord na pabalikin ako. Baka mabawi ko yung sarili ko habang lumulunok si Angie ng kanyang nalang napakalaking sinusubo. Ano ba yun? Hindi mo pala tapos. Kanina nasa briefing tayo, lumalafang na rin siya. Hindi pa siya tapos eh. So ayun po, nagdalawang isip po ako kasi natakot po ako kasi nga, hindi nga namin alam, hindi natin alam kung anong mga judgment sa labas, anong paningin nila sa labas sa mga ginagawa namin sa loob. Hindi namin alam paano yung nakikita nila. So natatakot ako talaga, pero ang ginawa ko na lang talaga, nilagay ko sa mindset ko na if ever papasok ako, kailangan ko na mag-ingat siguro or kung meron na akong mga nagawang bagay dati, ni-review ko yung mga videos nga nagpapasama sa akin, hindi na ako nag-ano, pero pagdating sa loob, wala na naman ako nagawa, ganun pa rin yung bunganga. Hindi, kasi at least na-maintain lang naman yung pagpapakatotoo mo. Diba? Alam niyo po ang realization ko talaga ngayon pagpasok ko sa bahay ni Kuya tapos paglabas ko. Ang sinabi ko talaga, akala ko pagpasok ko magbabago ako para ma-redeem ko yung sarili ko. Pero sa lahat na nangyari, parang naisip-isip ko hindi naman ako nagbago, hindi ako nag-adjust, wala akong iniba sa pagpasok ko ulit. Siguro mas more on ang nakita lang nila that time nung unang pasok ko ay yun yung mga negative things. Pero nung pumasok ako, medyo mas na-focus na yung mga positive things na nagagawa ko sa bahay. Pero feeling ko wala naman akong bago. Sinasabihin ko ni Sam at ni Angie, ma, bunganga mo. Wala akong pakialam. So, wala, hindi talaga ako nabago. Palaban pa rin ako sa task. Matabil pa rin yung dila ko. Yun nga lang, wala akong ano, wala yung marupok mahal ko sa loob. Wala yung mahal sa loob. Ayan tayo. Pero okay lang, at least mas kilala ka na siguro kasi ngayon. Mas naiintindihan ka na nila. Ikaw naman, Samber. Yes, actually, tama yon. Tama talaga si Mama Darla. Mama Darla ba? Kahit ano, wag ng daddy. Okay. Yun, kasi parang talagang kay Mama Brenda, totoo pa din siya, lahat naman talaga totoo. Siguro that time talaga, with the circumstances ng sa loob ng bahay ni Kuya, how you react, di ba? Kasi inside the house, you become vulnerable. So to answer the question na parang, okay, if I'm ready, honestly, I am not ready. Kasi di ba, unlike Angie and Alaisa, sila talaga yung top two. And then yung sa akin, biglaan lang.
So, nung tinatanong kami before na kung gusto namin pumasok ulit, sabi ko, okay na ako, no na. Kasi nga, darating itong paygalingan and I really wanna focus on something for me. Kasi parang ganun ako eh, naniniwala ako na kung hindi para sa akin, I have to focus my strength, my energy on something that is for me. So, kasi parang kaya nga I'm always doing my best, di ba? Lagi ako yung parang, ah, lagi daw may parang pinapatunayan, ganyan. But just because I don't want to have any regrets and if onlys and, di ba? So, and what if? So, sabi ko, pag binigay ko na lahat dito, okay, focus na ako ulit sa ibang bagay. But then, nung binigla ako ni Kuya, yung sa bigat and pasabog talaga, sobrang gulat na gulat ako doon. And then, backstage sa nabi nga nila Robby na buti pumayag ako. Of course, first is ayokong i-bring down si Cici. Second, I wanna also fight for her. And third, syempre, yung bandera talaga na yung celebrity edition namin na, kumbaga, deserve din talaga namin lahat to be there. And then I will be a reflection of, as well of our batch. And I know na with Angie naman, we can do it. Tapos, nilungan pa kami ni Mama Brenda and ni Madam Inun. So, kumbaga, talagang may mga times na nawawalan kami ng pag-asa sa loob. Pero, andyan talaga yung isa't isa to really help each other.